trying fork fit for the first time? Ew. Char lang. Hindi nga, habang kami ay nag-grocery, napansin ko ito sa meat section. Hago attention itong si pork pit. Sa isang kilong 175. Ay, may isang kilong free. Bali, pumapatak lang ito ng 88 pesos per kilo. Diba, bongga ang tipid? Ito nga ang part ng baboy na hindi na masyadong pinapansin. Pero wag ka, wag mo itong ini-small. Dahil isa ito sa top sources ng pinagkakagastos ang collagen. Oo, pare Koy, for today's video, uusapan natin itong si collagen. Na good for our skin, hair, bones, and nails. Pare Koy, nilinis ko muna itong pork pit. Sa paglilinis nga ay pwede tayong gumamit ng asin at suka. Lalamas-lamasin lang natin ito, Char. At babanlawan ng 2 hanggang 3 beses. Pero depende sa inyo, more hugas, more linis. Ayan nga, pag malinis na, maglagay lang tayo dito ng sapat na tubig. Or tubig na sindami lang din ng karne. Dahil nga ito ay atin ang palalambutin. At ito na rin ang time na lalabas ng kanyang collagen. Oo, Mari Koy, nasa brot nga nito o nasa sabaw ang collagen. At nasa sa balat din. Maglagay lang tayo ng 2 hanggang 3 perasong Laurel. Samahan na rin natin ang tanglad, pangtanggal lansa, atin ang takpan at palambutin. More pakulo nga sa mga buto nito at balat ay more collagen ang ating makukuha. O siya, alamin na nga natin kung anong collagen na ito. Ang collagen ay isang protein components ng ating mga balat, buhok, kuko, buto, joints and muscles. Ayan pala Mari Koy, hindi ko nasabi sa inyo. Special request lang ito. Biglaan instead na sabaw. Ang gusto ng isa dito, dinuguan naman daw. Excuse me lang po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. Sa pag-prepare nga ng dugo. Alam nyo ba na ang malinis na dugo ay buo? Or yung mga namuo? Yun nga Mari Koy, ang aking dinuro. Kasama ng niyog at tanglad. Oo Mari Koy, dahil nga kami ay mga Bicolano. Pag nagluluto nga kami ng dinuguan, ay hindi pwedeng walang gata. Ayan Mari Koy, naghanda lang kami ng bawang sibuyas at siling haba. Tinanggal ko na rin itong pinalambot na paa ng baboy sa kanyang broth o sabaw. Ang collagen ang nagsisilbing glue structure sa ating dermis. Oo Mari Koy, glue as in yung pandikit na may purpose na mag-restore at mag-replace ng mga dead skin cells. Ito ay normal na pinuproduce ng ating katawan. Ngunit ayon sa pag-aaral, pagtungtong daw natin ang 40 years old and above, ay bumababa ang produksyon ng collagen. At ito pa, nababawasan ang collagen content ng ating katawan ng 1% kada taon. Dagdagan pa nga ng too much intake ng matatamis gaya ng cakes, ice cream at soft drinks, too much exposure sa araw, usok ng sigarilyo at maging mismong ang paninigarilyo. Ito nga ang mga dahilan kung bakit nasisira ang collagen elastin structure ng ating balat na nagiging dahilan ng dry skin at wrinkles. Yan pala Mari Koy, nagdagdag lang ako ng konting suka dyan sa may dugo pantanggal lansa. At ang pork broth na may collagen, isinama ko na rin dyan. Talo-talo na, laban na, Char. At ang pagkain nga ng pagkaing mayaman sa collagen content, gaya nitong bone broth o pinakulo ang mga buto, gelatin, chicken skin, pork skin, ay makakatulong upang magkaroon tayo ng sapat na collagen. Ayan Mari Koy, mag-isa na tayo. Maglagay lang tayo ng konting mantika, bawang sibuyas, at isama na rin natin itong si Laurel para lumabas ang aroma. At isang kutsa natin itong pork pit ng bonggang-bongga. Alam nyo ba Mari Koy na ang collagen ay hindi makukuha sa gulay at prutas? Kaya sorry na lang sa mga vegetarian. Pero ang makukuha ditong vitamin C, prolin at glucine ay makakatulong sa pag-boost sa paggawa ng collagen ng ating katawan. Ayan Mari Koy, sasangkutsahin natin ito. Titimplahan natin ng patis, paminta at pulang panda. Halu-haluin natin para pantay ang lasa. Dumako naman tayo sa epekto ng collagen sa ating katawan. Ay mainam sa ating hair health and nail strength. Better skin health dahil pinatataas ng collagen ang skin elasticity. Kaya nababawasan ang pagtanda at pagkakaroon ng wrinkles. Ito pang isang mahalaga. Collagen promote muscle growth and improve joint health. Ito ay nagsisilbing lubricant, nag-hydrate sa ating mga joints upang maiwasan ang mga pananakit ng mga ito. Pero alam mo ba Mari Koy, pinakamainam na collagen ay ang marine collagen. Collagen na makukuha sa balat ng isda o sa mismong isda. Ito nga raw ay mas mabilis ma-absorb ng ating katawan kumpara sa collagen na manggagaling sa mga hayop. Yan Mari Koy, pag nasangkot na natin ang bonggang-bongga at medyo na prito-prito na nga ang kanyang karne, unti-unti na nating ilalagay itong ating dugo. Dugo with gata and tanglad, matching konting suka. At kung sa tingin mo nga ikaw ay nagkukulang na sa collagen, lalo na sa may mga edad 40 years old and above, pwede ka na rin mag-take ng collagen supplement na available na nga sa merkado. At ayon sa mga eksperto, ang safe at effective na dami nito ay 2.5 grams to 15 grams lang per day. Ibig sabihin, ang sumobra dito ay hindi safe. Kung kulang naman ay hindi effective. Ayan Mari Koy, lulutuin natin ito ng matagal sa katamtamang apoy. Kailangan kasi lutong-luto ang dugo.
pwede mo na rin tikman. Para malaman mo kung kulang. At kung matabang pa nga. At pwede itong timplahan ng toyo. Para sa alat na may linamnam. Paminta. Konting brown sugar. Para may konting tamis. At alam mo ba, Maricoy? Ito ang pinakamalupit na revelasyon. Alam mo ba na ang collagen ay hindi effective kapag pinupunas lang sa balat? Kaya kung may mga cream ka o lotion na nangangako ng collagen, ay hindi ito totoo. Nabudol ka nga, Maricoy. At napatunayan ngang mas effective ito kapag ini-intake. Ayan, Maricoy, ito na ang pinali. Lalagyan na natin ng suka. Kapag naglagay ka nga ng suka, huwag mo muna itong hahaluin. Pinapasingaw muna ng konti. At kung napasingaw na nga ay haluin na. Haluin mabuti para pantay ang lasa. At syempre, hindi makukumpleto. Kung hindi aaura itong sisiling green. Ito lang ang aking laging masasabi. Lamon moderately. Char.